Handa akong tanggapin ang anumang magiging resulta ng impeachment process basta't ito'y ay sang-ayon sa ating saligang batas. Pero nauunawaan ko rin ang ating bansa ay lubhang nahati sa ngayon sa isyung ito. Para maibalik ang pagpapatuloy ng prosesong naaayon sa ating saligang batas, pag-uutos ko sa aking mga abogado o defense counsel na sumang-ayon na buksan ang pangalawang sobre. Sa langit bundi, hanapin ang katotohanan. We are withdrawing support from the incumbent president. Yeah! And we will support the assumption into office of the constitutionally mandated successor. The Vice President. Ang bombing economy. Ako ay nakaandam panagutan ng Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pero upang pangalagaan ng ating demokrasya at hayaan maghari ang kapayapaan sa ating bansa, hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election kasabay ng congressional at local elections na gaganapin sa darating na Mayo. Hindi ako lalahok sa snap election na ito at agad kong ililipat ang kapangyarihan ng tanggapan ng Pangulo sa sinumang mahalal bilang aking kapalit. Of course, he feels very sad about the tragic turn of events. But he said that he was going inside the prison. You know, the ball now is in their court. So I suggest most of these questions should be addressed to them. The president has already made a statement, a clear statement, on what he intends to do, what he has proposed, this resolution for the calling of a snap election. Now, as to whether or not this will be acceptable and as to what will happen after that, it will now depend on them, on the opposition, for example. No truth to that. He's not, this talk about any of asylum for the president and the members of his family, they're not true. And no arrangements are being made for any airlifting of the president or any member of his first family. That, ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you.